Magandang araw mga kalumads! So happy new year sa ating lahat mula po sa aking pamilya at sa Lumads Agri TV. So binabati ko po kayo ng isang maligaya at maligong bagong taon. So ngayon po ay January 3, unang video po natin sa taong ito. Bagong araw, bagong taon. So may simbolo ito ng bago na namang pag-asa. Huwag natin kalimutan mga kalumads na pasalamatan ang ating Diyos na may likha, na siyang pinanggalingan ng ating buhay at siyang pinanggalingan ng ating lakas. So kung ano mang mga problema na ating natamasa o ating na-encounter sa nagdaang taon, kalimutan na natin mga kalumads and move on and maging handa na po tayo sa mga susunod pa na mga challenges na pwedeng dumating sa atin sa taong ito. Anyways mga kalumads, today's video, magbibigay po tayo ng update tungkol po sa ginawa natin na treatment tungkol sa scale insect infestation sa ating mga tanim na durian. Tingnan natin mga kalumads kung may epekto ba o may improvement ba ang ating ginawa. So, ano nga ba tong scale insect? So, ang mukha ng scale insect mga kalumads is ganito. Hindi siya hindi masyadong clear kasi nga maliliit siya. Characteristic ng scale insect mga kalumads is dito siya namumugaran sa ilalim ng dahon and then dito sa mga sanga. Mostly, ang ginagawa ng insect na ito is sinisip-sip niya yung nutrients o yung tubig na galing sa ugat papuntang dahon at saka sa mga sanga. And then kapag hindi natin makontrol, so makakos ito ng dehydration at mamamatay yung mga dahon at saka sanga. So sa mga baguhan diyan na ngayon pa lang naka-tune in sa channel natin, kung gusto ninyong malaman o makita ang kumpletong detalye ng ating ginawang treatment, may video tayo mga kalumads, then naglagay tayo ng link sa ibaba para makita ninyo ang step-by-step procedure para makontrol itong scale insect. So, ito yung isang puno na grabing naapektuhan ng scale insect dati. Kakalangan natin na hindi na ito magsusurvive dahil halos wala na itong dahon, wala na mga sanga. So gaya nyo mga kalumads. So dahil nga sa ginawa nating treatment, pag-control ng sakit na ito, ay makikita na tayo na bagong dahon. Nangudlot na siya og bag o mga kalumads. So halos wala nang presensya ng scale insect. Sana makapag-survive ng itong mga kalumads dahil sayang yung pagod natin, sayang yung effort natin para mapalaki sila. Hinihintay natin ng mga ilang taon. So, sana nga makapag-survive. So sa mga hindi pa nakakaalam, ang ginamit natin na chemical sa pagkontrol ng scale insect, gumamit tayo ng insecticide na may ingredients o may composition na tinatawag natin na thiomectosam. And then gumamit din tayo ng foliar fertilizer, complete foliar fertilizer para tulungan silang mabilis ang kanilang pag-recover dahil nga sa infestation. So alam niyo ba mga kalumads na napakahalaga ng papel ng dahon sa mga tanim? Dahil ang dahon ay tinatawag natin itong lamesa. Dito po ginagawa yung pagkain through sunlight and then through sa photosynthesis na ginagamit ng dahon para makapag-produce ng kanilang pagkain. So kapag masira o infected yung dahon ng ating mga tanim, so may tendency rin mga kalumads na apektado yung buong puno. So sa kaso ng scale insect, ang inatake nila is yung dahon and then yung mga sanga. Napaka-crucial nito mga kalumads dahil nakasalalay dito ang buong sistema ng ating mga tanim. So kapag kayo ay may nakikita hindi maganda sa inyong mga tanim, lalong-lalo na yung durian,
naninilaw yung dahon, tapos may mga dot-dot na maitim dito, and then parang may makita kayong insect na ang shape na is parang beetle, o color green o color yellow. Hindi yan maganda mga kalumad, sinyalis yan ng scale insect. So ang tips natin is huwag niyong pabayaan, control niyo ng maaga para hindi masira o masakripisyo ang inyong buong tanim. Mas mabuti yung na-control natin ng maaga para hindi na lumala. So ika nga, palagi nating sasabihin na prevention is better than cure. And then para hindi po tayo magsisisi sa huli. So mga kalumads, mangilan-ngilan na lang yung makikita natin na presensya ng scale insect. Then sa punong ito, makikita natin mga kalumads na may sumisibol na bagong mga dahon o nanasiya yung mga udlot na bago. Kung may makikita man tayo na kakaunti is very manageable na, and then tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa natin na treatment every week para tuluyan na mawala yung presensya ng scale insect. So dito na side, malalaki na yung durian natin. Mga 2 years pa lang ito mga kalumads. Maghihintay na lang tayo ng mga 4 to 5 years. Pwede natin itong mapakinabangan. Pwede na itong magdala ng bunga. So sulit ang pagod mga kalumads. Sa umpisa lang, medyo mahirap. Kasi nga, itong durian is very sensitive siya. Sa mga farmers dyan na matagal na, na nagpa-farm ng durian, so alam nila kung gaano kasensitibo yung durian. Kapag medyo maliit pa, kailangan siya ng shading. So ayaw ng durian na madirect siya ng sunlight kapag ito ay bagong tanim. Pero kapag ganito na mga kalumads, okay na yan kahit walang shading. Magsusurvive na yan. Ganito. Hindi muna tayo nagtanim ng iba pang mga durable plant. So ang existing natin is durian at saka yung mangustin. Nagtanim tayo ng mga 10 puno. So intayin muna natin na makapag pundar tong durian natin, and then saka tayo magtatanim ng iba pang mga pwedeng itanim natin. So i-apply natin yung multi-cropping o yung intercropping na method. Halos lahat ng puno is nag-change na sila ng dahon. May mga bagong dahon na sila mga kalumads. So napagagandang tingnan. Sulit yung pagod natin na hinintay natin ng mga ilang taon. So as a farmer, no, napaka gandang pagmasdan o masarap sa pakinamdam na makikita natin yung mga pinagpaguran natin na unti-unting lumalaki, and then makikita natin na maganda yung kanilang mabilis yung kanilang paglaki at maganda yung kanilang sitwasyon. So ayun mga kalumads, so far so good yung ginawa natin na treatment. So sana ituloy-tuloy na to. So ayun mga kalumads, kung may mga katanungan kayo dyan, sisikapin natin na matugunan ito. So huwag po kayong mahiya, just comment down below sa ating comment section para malaman natin, and then makapag-relay tayo ng kasagutan sa inyo. So maraming maraming salamat mga kalumads, and then lalo na sa mga ngayon pa lang naka-tune in sa ating channel, ang Lumads Agri TV. So huwag po kalimutan na mag-subscribe and click the notification bell para maging updated ka sa mga susunod na mga videos na i-upload natin. So munti ko na makalimutan mga kalumads. So before po tayo mag-end, shoutout nga pala kay Sir Bricks Liwat, and then shoutout kay Bro James Ukay. Bro, maraming maraming salamat sa inyo, at maraming maraming salamat din sa mga patuloy na sumusuporta sa ating munting channel, ang Lumads Agri TV. Hanggang sa susunod na mga video na i-upload natin, maraming maraming salamat sa pagsubaybay. Ingat po kayo palagi. God bless and bye-bye!